Ba. Napakasulit namang nakita natin na ito. Nakasimano 105 crankset, tapos hindi lang yan, carbon trek pala to. Diba? Solid na ito, carbon road bike na. Aba, may nakasulat pa rito, Trek Carbon Technology. Fake ba? Yan ang ipapakita ko sa inyo mga bossing. Pero sa tingin ko, solid eh oh. Ang ganda oh. Papakita ko sa inyo yan mga boss. Oh, ito po oh, naka Shimano Ultegra na RD. Napakasolid naman ang mga binubuo nila rito, di ba? Parang hindi naman fake, di ba? Dapat maging mapanuri kayo mga bossing, lalo na pagka yung binibili nyo is carbon frame. Kalimitan kasing nasisira sa carbon frame itong pinaka BB shell nya. Bakit kamo? Kasi nandyan yung pinaka bigat. Yun, so what's up mga kamayama, magandang araw na naman po sa atin lahat ha. Pagbungad na pagbungad pa lang natin, nakita na natin kagad tong Trek carbon road bike na to. Tapos hindi lang yan, naka Shimano 105 crankset, Ultegra na po yung pinaka RD, tapos naka STI na. Tapos lahat ng components nito, ang napansin ko mga halos karamihan is carbon. Tulad ng seat post, tapos yung fork niya, ang alloy lang na nakita ko rito yung stem at yung pinaka drop bar niya, handlebar po niya. Sabi nga may maraming nagko-comment sa atin sa video natin ginagawa sa Japan Star Plus, kahit gaano pa daw kaganda yung isang road bike, hindi mo alam kung ilang taon ginamit nung unang may-ari. Tama naman po yun mga bossing ha. Nasa sa inyo pa rin yan kapag bumisit kayo sa isang Japan Star Plus. Nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyong bumili or hindi, or pwede naman kayong mag-inquire. Kasi sabi nga nila, nasa kamay nyo yung ikagaganda ng isang road bike na bibili nyo. Kasi ang hirap naman po nun, kahit ako hindi ko alam kung ilang taon ginamit nung unang may-ari nito, pwede siyang magkasira or pwede siyang ni-repair. Kaya nga po, sorry mga sir, disclaimer lang. Hindi ako ganun kagaling pagdating sa mga high-end road bike. Kaya nga binigyan po tayo ng mata, bibig, ha? Para magsiyasat sa mga bibilin po natin. Tulad nito, meron tayo rito nakita carbon trek na road bike. Binubuo to ni Apa Wow. Ayun, napakasolid yan, di ba? Yan po yung isang sikat na vlogger dito sa Valenzuela City mga bossing. Tapos ito, napansin ko sa kanya, hindi ako ganun kagaling pagdating sa mga high-end road bike. Ha? Napansin ko sa kanya kahit ako, kuyatan walang repair to, di ba? Legit na carbon trek po talaga yan. Kaya mapapansin ko rito, ito, may ano siya rito, barcode. Iniscan ko siya kanina, lumabas talaga, no? Carbon trek. Ayun, no? Ito, meron siya rito. Ayun, no? Isa pa sa mga tinitingnan ng mga trek lover, carbon lover, yung mga barcode po sa ilalim. Hindi ko alam, yung iba kasi, talagang yung iba nandito sa ilalim. Yung iba naman, nasa may head tube. Na hindi ko alam kung saan-saan pa yung mga ibang barcode ng mga high-end road bike. Tulad nito, napansin ko, isa pa sa mga tinitingnan, kung may repair yung isang road bike. Kapag sa tingin ko, ito legit naman, wala siyang repair. Kasi halos karamihan, Kuya Tan, nasisira yung ano, 'di ba? Nandito ang bigat eh, 'di ba? Ito halos karamihan yung nasisira sa ano eh, yung pinaka chain stay niya. Ito naman is wala, all goods. Ayun o. Ito nga palang carbon trek road bike na to is, anong size to Kuya Tan? Ito parang small size siya eh, no? Ah, malaki ba? Ah, large. Ito nga pala is large. Large frame daw to mga bossing. Tapos, mamaya, ilalagay ko sa comment section yung mismong ano nito, sukat nito. Tapos, ito nga pala is carbon frame. Tapos, carbon na rin po yung pinaka-fork nito. Isa pa sa tinitingnan nyo, kung mapapansin nyo, kung napapanood nyo si KB, yung taga-Korea po yata yun, halos karamihan ng kinakalakal nila, napapansin ko, ano ako nun eh, fan ako nun eh, follower ako, napapansin ko sa mga ano nila, fork, nasisira talaga, ayan dito, gitna. Pero ito napansin ko naman sa kanya, ayun no, wala naman siyang ano, repair, ayun no, di ba? Intact pa lahat, pati kulay. Ayan, all goods pa. Wala pa pong repair. Tsaka, wala pa akong nakikitang, meron na ba legit na nagre-repair ng carbon dito sa Pilipinas? Meron naman siguro, no, di ba? Wala pa? Yun, wala pa kasi kung ano na nakitang, ano, or baka yung iba, meron nang alam na nagre-repair. Pa-comment down below na lang.
diba? Para malaman nung lahat. Tapos siyempre pag carbon finish, smooth po talaga yan, ayun oh. Kinis pa na ito mga bossing, ayun oh. Tapos isa pa na nasisira dyan, ito yung pinaka seat stay nya, pero ito intact pa naman, ayun oh. Yung ito no, ito ito isa pa to no, ito oh yan sipa oh. Ito naman is all goods pa, di ba? Hindi pa naman ano, ayun nakita nyo ha, sabi ko na disclaimer, ito kadalasang nasisira daw yung bottom bracket shell ito, pero ito intact pa naman no? May natutunan naman tayo pagka bibili kayo ng carbon sa Japan Surplus. Sabi ko nga sa inyo, pera nyo yan mga sir. Kayong bahala sa gigaganda nung bibili nyo. Ayan, ito is all goods pa naman. Tapos, ito pa. Ano to? Naka STI. Shimano 105. O, diba? Tapos, bar tape. Pwede nyong palitan. Pwedeng hindi. Alloy lang po siya. Tapos, sa stem. Alloy lang din po siya. Tapos, ito. Nga pala, meron din sa atin nagtanong. Bakit daw walang naka disc brake na binibenta halos karamihan sa Japan Surplus, mga bossing. Ito yung mga classic, di ba? Yung mga old model. Ito. Halos karamihan kasi sa Japan Surplus, yung mga meron man silang naka-disc brake, madaling maubos. Pero ito, merong type talaga rim brakes. Yung iba naman, ang type is disc brake. Pero ito is, you know, nakasim 105 din ba to? 105, no? Yung rim brakes, oh, 105 din pala to. Diba? Tapos seat post carbon. Tapos nakita nyo prologo, yung ano nito, saddle po nito, di ba? Wala ka nang papalitan. Sa pricing naman nito, pagka carbon, alam nyo na yung ano niyan eh. Yung pricing niyan. Hindi ko naman sinabing kapag binihidyo natin, mga sir. Please bilhin niyo na kagad. Kasi ako nag-aano lang tayo. Nagbibigay lang tayo ng address, exact location kung saan pwedeng tumingin, mag-inquire na mga road bike or murang bilihan ng kung ano-ano mga bossing. Ito, napansin ko sa kanya, sa crankset niya, and naka-ano pala siya, naka-Shimano 105. Tapos ito, sa ano na ito, wah, anong pedal to? Okay ah, solid, wala akong nakitang brand eh. Oh, diba? Wala akong nakitang brand. Pero napaka-solid. Kung pa-pricingan to, nagpa-price range to, tanungin natin mamaya si Kuya Tan kasi mahirap magbigay ng presyo. Ito nga pala, sa RD niya, is taka Ultegra na rin po siya. Diba? Kahit naman ako sa comment section, marami kong nababasa. Diba? Sabi nga nila, kahit gaano kaganda yung road bike mo, kung hindi mo na maalam kung ilang taong ginamit, tapos bibilin mo. Sabi ko nga po sa inyo, is nasa sa inyo po yan. Diba? Mahirap naman bilin na may sira yung road bike tapos hindi nyo alam kung ilang taong ginamit, sa nasa kamay nyo po, diba? Yung desisyon kung bibiliin nyo po o hindi, diba? Uy, napaka solid yan. Hindi natin masyadong papatagalin yung video natin, marami pa silang binibentang road bike doon mga bossing ha. Pinakita ko lang sa inyo to. Peace out mga boss and God bless all. Thank you.